Elvis, nandito naman po ako para sa panibagong information kung paano nga ba mag-open ng account sa Call Financial. So, turo ko kayo guys kung paano mag-open ng account. So, before I start guys, please don't forget to click subscribe sa my YouTube channel at saka dun sa Facebook page natin, saka Facebook group page natin ng Positional Traders PH, no? So, at saka yung Call Financial, yung pinakamin na matter group chat natin yung Call Financial Traders and Investors. So, guys, simulan ko muna dito sa mga bago ka mag-open ng account. No? So, ang Call Financial kasi guys, meron siyang free trial. Ito yung free trial niya. Kailangan mo lang dito is email address. Ay, yung free trial niyan, second dish yan. No? So, pibili ka ng account. Bibili ka ng mga stocks, sorry. Bibili ka ng mga stocks, tapos mag-buy and sell ka doon, makikipag-trade ka kung ano nangyayari doon sa PSEI. Dito, halos ganun din, kaso nga lang yung gamit mong buying power dyan is walang value. So, tinitingnan mo lang din kung paano ka mag susubukan mo din kung paano ka mag-execute ng plano mo para mag-buy bago ka paano ka mag-sell. So, mga ganun bang style? Masubukan mo na sa loob ng 7 days. Tapos dito, may mga seminar naman dito guys. No, libre po to. Yung dalawang seminar, ang requirements lang nito is magpunta ka lang. Yung sa dalawang seminar, pwede yung walk-in. Kasi may nung nag-seminar ako, may nag-walk-in. Kasi ako, nagpa-schedule lang. May yung nagpa-schedule. Para sigurado na rin, guys, nagpa-schedule lang din kayo. Kung sakali na pupunta kayo sa opisina ng Optiga, so kung saan man, kung sa Davao man yan, o sa Cebu, o kung saan man sa Pilipinas, no, meron silang branch na pwede ka mag-attend. Ngayon, yung dalawang first training requirements is, punta lang. Tapos yung the rest, may requirements na yung guys, kailangan is member ka na. Yung mga technical analysis sa fundamental, alam mo ito, kailangan is, member ka na ng Call Financial. Kasi ito yung malalim na usapin. Tsaka critical ito, kailangan focus ka talaga dito. So, hindi sila pwede dun sa walk-in. So, kailangan magpa-schedule ka talaga. So, subukan nyo lagi guys magpa-schedule kapag pupunta kayo para para hindi sayang yung punta nyo. So, ito yung user, yung ibibigay sa yun. Itong task na ito yung user, no? ID na ibibigay sa yung 8-digit, tapos yung temporary password mo. So, sa next video ko, ito yung i-discuss ko sa inyo. So, kung ano, i-throw ko kayo sa loob ng pinaka-website ng trading. Ito is front page plan ko doon ko ituturo kayo sa susunod na video ko. So, callfinancial.com lang yung dito, yung i-type nyo sa Google or sa Internet Explorer nyo. So guys, simulan natin yung open an account. So dito sa open an account, may 3 step lang dito, yan, no? Fund your account, yan ang unang ano, ng requirements, yung mga requirements yan. Yung first step, requirements, sign up, and submit, tapos find your account, no? Tapos dito sa requirements, yung mga PIN number, kailangan mo din ng bank account, no? Tapos yung mga non-foreign resident applicants, no? So, dito sa sign and submit, sign up and submit, may dalawa dito, ito yung luma na ginamit ko dati, pakita ko din sa inyo, guys. Kaya i-discuss ko sa inyo yung online. Kasi yun ang pinakamadali, yun ang pinakalitest. Ito kasi yung luma. So, parehas lang naman yung application form nito dun sa ginagawa mo dun sa online. No? So, yan. 7 pages to, guys. Tapos ito, pinapadala pa ito. Nasa ibang bansa, pinapadala mo pa ito. Tapos may mga signature na dyan. Yan ang kagandahan yung original yung signature mo. Pag nag-verify yung pag-withdraw mo ng pera, pares sa pares yung signature mo. So, dun tayo sa online, para mas mabilis, kahit isa ka OFW or nasa local ka lang, mabilis pa rin. So, more on online na kasi parang yung guys, no? Banataga technology. So, ito yung pag-open ng mga kailangan, mga requirements, government valid issue,
blank sheet of paper sa signature capture mo, pipicturean mo lang yung signature mo, send mo sa kanila. Banko, anong banko? Sa akin yung banko ko dito is video. Video kasi madali, mabilis lang nila mag-fund ng deposit ko. No? Kasi ang kadalasan na ginagawa ko dyan guys, at madalas kong ginagawa is pag nag-deposit ako, pipicture ko yung deposit ko tapos isend ko sa agad dun sa help desk at saka doon sa fund ng ano ng call financial. So isi-send yung deposit slip para mabilis nila may trace yung number ng deposit slips ko, kasi marami kasi na nagpapadala rin, nagpa-fund sa call financial. So kung wala kang deposit slip na capture na sinasa ka na, mahirap yung i-verify agad. So baka mamaya, open na yung market 9:30 na wala pa yung fund mo. So, may sasuggest ko lang sa inyo na picturean nyo yun, tapos send nyo dun sa link ng call financial, yung website, yung email address. Ngayon, okay na kung pwede, pwede ka naman tumawa kung wala talaga. Ayun, para mapabilis, picturean mo, send mo doon, tapos common alas 8 o 8:30 na doon sa ano kaya, portfolio kaya. So, ganun lang kabilis kapag sumusunod ka sa process na tama, ano. So, start na tayo dito. So, ito yung securities trading agreement or yung online securities trading agreement or yung terms of condition. So, nandito lahat. Pati yung pag-deduct ng bat, yung mga sell, yung mga commission, or yung bayad mo dun sa broker, yan, nandyan yan. Mga trading fees, ayan, yung trading fees, yung mga terms and conditions, no, mga pag-deposit, no. So, nandiyan yan guys, no. Pwede nyo ito i-print at basahin nyo kung ayaw nyo sa screen. Tapos ito, dito lang, madali lang naman dito. Tapos makikita mo din dito yung, pwede mo din ito yung mga beneficiary mo. Makikita mo yun dito guys, no. Yun ang kagandaan nun. Eh, kahit sabihin natin na, na-accidente ka or something na ano, huwag naman. No. Yung beneficiary mo, pwede mo basta nandiyan yung account number mo, kita mo sa kanya basta nandiyan yung account, yung sa beneficiary mo, yung pangalan mismo ng anak mo, asawa mo nandun, yun. Pakita mo lang din yung mga valid ID, no. Tapos kung paganda, maaari may kasulatan nga lang agad sa asawa mo, sa anak mo, parang ganun. Just in case na ipapapana mo yung account mo sa call financial. No? So, agree lang tayo dito. Yan. Tapos sa name, sa identification. So, lagay ko lang muna lang dito. No? Email address, yung email address ko, tapos yung location ko. Yan. So, yung roaming ko kasi hindi ko magamit kasi minsan walang signal, mahina. So dito tayo, gagamitin ko yung number ko, no. Kaya pwede nyo akong tawagan kung gusto nyo ng mga information tungkol sa stock market, yung number ko, no. 441. Ayan, 05160. Yan ang number ko. Tawagin nyo lang ako dyan guys kung gusto nyo ako mas pabilis yung transition natin ng knowledge. Ayan, tawagin nyo ako sa number na yan. Pero sa umaga naman guys, huwag naman sa gabi ha. Ayan guys. Ayan na guys, no. Magsisend ng verification niya sa email. No. Okay. Tapos buksan ko yung email ko. Tingnan natin, no. Ayan guys, ito makita nyo, ayan na. Ayan, sign up call financial verification, no. Isan natin, tapos verify natin, ayan. Okay, tapos OTP naman yung phone number mo, kaya napaka-importante yung guys.
Tignan natin. Ito na, may nagsend na number. Okay, lagay lang natin yung number dito, yung sinend nila sa cellphone mo. Ayan. Ayan guys, successful na, verify no, next tayo. So ganun lang kadali dito sa online, fill up form no. So, individual join. Ito, individual yung sa'yo, ikaw lang. Tapos yung joint, pwede sa asawa mo or kung sino man ka sa pamilya mo. Itong ITF, yung sa anak mo, pwede yan. So ito din ang plano sa anak ko habang maliit pa, pinubuksan ko na ng account. Para paglaki niya may pondo na kahit maglagay lang ako ng mga 5,000 a month para sa anak ko. Yan. At least tumutubot sila lagi ko sa blue chip. Yun. Tulugin ko para pag laki ng anak ko. Secure na. Kasi kapag banko, kasi pag nilagay mo yung bank, sa banko yung pera eh. Hindi depreciate eh. Tapos yung fluctuation rate eh. Tatalo, may lagi mo tayo may minimum na 2% o 1.5% na fluctuation rate. So sayang. So dito tayo sa individual guys, no? So maging matalino tayo sa paghawak ng pera guys. No? So next tayo. Dahil sa individual tayo, yan. Okay, name. Okay natin kung si... Yan. Tapos single, married, gender. Yan. Male, yan. Year, no? Ever, lagyan natin. Yan naman, sigurado. Yan. Ipagyan na natin yung totoo ating edad. No? Ayan. Ayan. No. So, country, Philippines. No. Siyempre, Philippines. Ayan. Citizenship. Philippines. Mahaba-haba lang talaga to guys, no? Ayan. So, next tayo. Yeah. Ganun na ganun din yun yung application mo dun sa manual. Okay, email address. Ayan. Phone number, nandiyan na. Address. Okay mo lang, ito na natin mga ganyan, no? Session ka tila dati, no? Yan. Sa ating Cavite, example, no? Batanis, eh. Okay, Batanis na lang. Same. Same pa rin, no? Yan. Wala na yung Batanes, ha? Ganyan. Sample, ganyan, no? Ito, lagyan na lang natin itong same as present. Ayan. Para sigurado. Ito, mabilis tayo. Ayan. Lagyan natin dito kung anong employed na lang, no? Tapos din number. Sample na alit mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganun na lang, no?
guys, no? Sa withdrawal. Yeah, check itong check up pickup, pupunta ka dun sa ano nyo, sa pupunta dun sa broker sa passive, no? Mas nandito ka lang sa bangko kung saan mo pipick up yung pera mo. So bank account mo ilalagay mo diyan. Example, bank name, BDO. Ayan, BDO. Branch, Pasig. Example lang to guys, no? Bank account, ilang ninjit ba yun? Third yata yun. Example lang guys, no? Nagayon yung bank account nyo. Ayan, photo. Upload photo, take photo. Ganyan ka. Sigurado, no? Except, palagay natin to. Ayan. Yung upload photo, ayan. Mga ganun ba? Tapos signature, guys, no? Ayan, take photo o upload. Gawa ka lang yung signature. No? Tapos, ayan na. Sample lang, lagyan lang natin ano ba kayang pwede. Wala akong signature, no? Sige nga, subukan natin to. Subukan natin yung pwede. Baka tanggap tinanggap naman pala. No. Lagay ulit tayo guys, no? Makapag-proceed lang tayo. Pakita ko lang din na proceed, no? Kaya huwag na natin na ipa-final yung kasi last na to guys, no? Yan, last na to. Yan. Submit, no? Okay? Diba? Tapos na tayo guys. Ganun na ganun lang. So, huwag mo na i-submit to kasi baka mamaya maghanap sa akin si confidential lang application form at saka baka kailangan ko maghulog. May mali-mali yung mga nilalagay natin data na. So, sa inyo, lagay nyo mga tamang information nyo. Ngayon guys, sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo yung itutur ko kayo doon sa loob mismo ng call financial. Lahat doon, kompleto yun guys. Abangan nyo yung susunod kong video. Kompleto yun. Kung paano ka mag-research, kung sa ano mga positioning mo. Papakita ko sa lahat ng data. Ano guys? So, I hope guys na may ina-share ako sa inyo ng panibagong knowledge. At please share nyo naman ito sa iba nyong friends kung sino gusto mo open ng account. At saka, please don't forget to click the subscribe button. At saka share nyo na rin sa mga friends. Maraming salamat guys. God bless.